Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng programa nyo. Ako nga pala si Riva, strong and independent woman who needs lambing paminsan-minsan. Medyo napaglilipasan na kasi ng panahon ng lola nyo. Konti na lang, gagraduate na ako sa kalendaryo. Pero, wala pa akong nasasabihan ng I do. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero halos lahat na yata ng kabatch ko nagkaroon na ng kanya-kanya nilang pamilya. Ako na lang ang wala. Sure naman ako na naging mabuti at sweet na girlfriend ako sa mga naging boyfriend ko in the past. At matagal-tagal na rin mula nung huling beses akong nagmahal. Kaya alam kong I have so much love to give. Ang kulang na lang talaga ay ang magiging next recipient ng pag-ibig benefits ni ate mong girl, Riva. Ang si Step, Popoy at Bea, hirap sa pamimingwit ng boylet itong beauty kong to. Alam niyo kung bakit? Well, sabi kasi ng mga kakilala ko, medyo intimidating daw ako. Kesyo masyado raw powerful ang datingan ko. Kaya natatakot yung mga boys na lapitan o kausapin ako. Let alone manligaw sa akin. The struggle is real, Popoy at Bea. Pero keri lang naman maging single. Ang problema, huwag naman sanang maging forever. Kahit papano naman, gusto ko rin yung may nakakasama at nayayakap sa mga mahalagang okasyon. Gaya ng birthday, Pasko, bagong taon, at lalong-lalo na nga tuwing Valentine's Day. O bakla, ito na yung kape mo. Nakapag-order na ako ng pansit hab-hab. I-deliver na lang. Huy! Huy, Riva! Huy! Riva! Ano? Sigaw ka na naman ng sigaw. Kita mong nanonood yung tao eh. Paano hindi kita sisigawan? Parang hindi mo naman ako naririnig. Ano ba kasi yun? Yung kape mo, ayan na. Higupin mo na bago pa lumamig. Oo, sige. Ano ba kasi yung pinapanood mo at sobrang focus ka dyan? Love story na naman. So? Alam mo bakla, palagay ko dapat itigil-tigil mo na yung kakapanood mo ng mga fictional love story na yan. At bakit? Tama na yung kakapantasya mo sa mga kwento ng pag-ibig na yan. Panahon na para gumawa ka naman ng sarili mong love story. Ano te, tatanda ka na lang single? Uy, anong masama doon? Sus, kunwari ka pa. Alam ko namang deep inside, gusto mo rin yung feeling na magkaroon ng taong nilalambing. Yung merong special someone. Yung may plus one ka kapag may handaan o outing. Kailan nga ba ulit yung huli mong relationship? Almost 5 years na. See? Hindi ka ba nalulungkot? Oo na, sige na. Gusto ko rin magka-jowa kahit papano, no? Paano gagawin ko? Wala namang nagkakamaling manligaw sa akin. Walang naliligaw sa'yo o choosy ka lang? O sige. Ano nga ulit yung tipo mo sa lalaki? Yung totoo ha, yung walang halong etos. Siyempre gusto ko yung kagaya ko na hardworking. Hardworking ba talaga o may magandang trabaho? Kasi magkaiba yon. Ganun na rin yun. Te, maraming Pilipinong hardworking na nasa laylayan ng lipunan. May isang kahig isang tuka, yung nagtatrabaho ng mahigit 12 oras sa isang araw pero hindi umaasenso dahil hindi sapat yung kinikita. Ganun ba yung gusto mo? Siyempre, gusto ko naman yung kagaya ko na nakakaluwag-luwag kahit papano. Gaya ng? Teka, ba't ba hina-hot seat mo ako? Akala ko ba sleepover ang pinuntahan natin? Hindi ko naman alam na showbiz talk show pala to. Sagutin mo na lang. Ano nga ulit yung gusto mo sa lalaki? Yung may maayos na trabaho at hardworking. Be specific.
engineer, doctor, abogado, piloto, astronaut. Basta yung magandang trabaho. O ano, masaya ka na? Yung physical, anong hanap mo? Melissa, pwede ba? Manood na lang tayo. Hindi. Hindi kita titigilan. Oh, sige, fine. Sasagutin ko na yung mga tanong mo, pero pagkatapos nito, pahayaan mo na akong manood, ha? Game! Okay. Yung may magandang trabaho, yung matalino, yung charming, yung kahit walang abs basta lalaking lalaki at kaya akong ipagtanggol. At syempre, yung gwapo, no? Huwag naman yung chararat. In short, perfect. Ano perfect dun? Hindi ka ba natataasan sa standards mo? Anong gusto mo? Magsettle ako sa hindi ko deserve, ganon? Hindi naman sa ganon. Pero bakla, gusto ko naman makahanap ka ng lalaking mamahalin mo. Tama na yung kakapantasya mo sa mga lalaki na ka-level ng mga leading man na pinapanood mo para may kasama ka na sa buhay. Para hindi na ako yung inaaya mo sa mga movie night. Oh, may nag-text pa yata sa'yo. Wait, check ko lang. The who? Si Peter. Oh my gosh! Bakit? Hindi kaya si Peter na yung lalaking magpapasaya sa'yo for Ebs? Huh? Pinagsasabi mo dyan? Eh kasi tingnan mo, napakaganda ng timing ng text niya. Pinag-uusapan lang natin yung pagkakaroon mo ng jowa, tapos sakto nag-message siya. Say na yan, bakla! Teka, ano bang status niyo? Ang tagal niyo nang nagde-date, di ba? Oo, same pa rin naman. Ah, hindi pa naliligaw sa'yo? Hindi pa eh. Pero type mo? Type kung sa type, pero alangan naman na ako pa yung manligaw sa kanya. Eh, landiin mo na! Di ba pasado naman sa standards mo? Actually, sa mga nakadate ko, siya lang yung winner. Panalong-panalo. Kumbaga sa sabong, yamadong-yamado. Oh, yun naman pala eh. Go na yan. Sunggaban mo na, box! Ay, wait. Nandiyan na yata yung nag-deliver ng food. Sagutin ko lang to. Wait lang, ha? Hello po? Sige, kuya. Palabas na kami. Okay. Nasa gate na raw. Ako nakukuha. Naririndi na ako sa'yo eh. Okay, bayad na yon. Hi, kuya. Ay, ma'am. Kayo po yung umorder ng pansit habhab? Opo. Ah, ito po. Enjoy your food, ma'am. Salamat, kuya. Ingat po. Oh, eto na. Okay, going back. Ay, Diyos ko naman, Melissa. Hindi ka pa rin ba tapos sa pang-hot seat mo? So ano na nga? Pakitaan mo na ng motibo yung Peter. Magka-jowa ka na. Oo nga, sige na. Gagalingan ko sa pang-harbat para sa'yo para tumigil ka na. Go back! Keren-kere mo yan. Sa ganda mong yan, siguradong mabibingwit mo si kuya mong boy. Sira, maglabas ka na nga ng pinggan at ang makain na natin to. Ay, sige, sige. Yes, that's right, Popoy at Bea. You can judge me all you want. Pero never kong ikahihiya na mataas ang standards ko sa pagpili ng lalaking mamahalin. Why not, diba? Eh pinaghirapan ko naman kung nasan ako ngayon. Siguro naman, deserve ko rin ang magkaroon ng leading man sa buhay. Yung magpaparandam sa akin na ako ang pinaka-special na babae sa buong mundo. Yung aalayan ako ng pagmamahal na walang kapantay at yung handa akong ipaglaban at protektahan sa kahit anong kapahamakan. Knight in shining armor, sabi nga nila. I know, medyo ooy na rin tong pagpapantasya ko minsan, pero aminin na natin. Yun naman talaga ang nakakapagpalambot ng puso nating mga kababaihan. Yung lalaki na handang gawin ang lahat para sa atin.
at kahit na sinong strong, independent woman ay lumalambot kapag dumating na sa buhay nila ang lalaking iyon. Well, magyayabang lang ako ng konti, Popoy at Bea ha. Eh kasi ang totoo niyan, marami na rin naman ang nagtangka na manligaw sa akin. At hindi basta-basta yung mga nagiging manliligaw ko ha. Yung iba, may mataas na posisyon sa kumpanya. Yung iba naman, businessman. At wag ka, may nanligaw rin sa akin na isang politician. Ang problema, wala talagang connection eh. No spark, no chemistry, no kilig at all. So ang ending, loveless pa rin ako. Until I met Peter. Manager siya ng company na naging supplier namin. Nung una, puro tungkol sa work lang yung dahilan ng pag-uusap namin hanggang sa unti-unti na naging malalim ang connection naming dalawa. At eto na nga, napapadalas na ang pagde-date namin. And I am telling you, Popoy at Bea, Peter was different. Sa kanya ko lang ulit naramdaman ang kilig na matagal ko nang hindi nararanasan sa buhay ko. I'm falling for you. How can time be so wrong for love to come along? Catch me. I'm falling for you. Grabe ang hilig mo palang kumanta, no? Oo naman. Ako, pag sinama mo ako sa mga KTV, hindi mo ako mapapahinto sa pagkanta. Okay, you just gave me an idea for our next date. Lo, hindi nga. Magka-KTV tayo? Yeah, mukhang mag-enjoy ka doon. Hoy, teka. Buti sinabi mo. Magpa-practice na ako sa bahay. Alam mo, enjoy ka palang kasama, no? Huh? What do you mean? Iba lang siguro yung pagkakakilala ko sa'yo. Eh kasi, di ba? Kilala kita sa workplace as very effective leader. You seem very strong and independent. You are indifferent. Kaya natutuwa ako na makitang may makulit na side ka pala. You never fail to amaze me. Alam mo, hindi ko palaging ipapakita yung ganitang side ko sa ibang tao eh. Oh, I must be a lucky guy then. Hindi, siguro kasi you made me feel comfortable. I mean, natuto ako magtiwala sa'yo. And I feel safe kapag kasama kita. Kaya hindi ako natakot na mag-loosen up. Well, siguro nag-e-enjoy lang din ako nakasama ka. And I wanted you to enjoy. Hala, nandito na pala tayo sa bahay. Ang bilis. Okay, bitin yung oras, no? Actually, o paano ba yan? See you na lang sa office? Yep. Grabe. Ang perfect naman itong araw na to. Parang ayoko nang matapos. Pero kailangan na mag-rest. May pasok pa bukas. Uy, buksan mo na yung pinto. Huwag mo na akong titigan. Maghapon na nga tayong magkasama eh. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa mukha ko? I will never get over you, Riva. I guess I feel the same. Thank you for today. Thank you for the kiss. Catch me, I'm falling for you, and I don't know what to do. How can something so wrong feel so right all along? Catch me, I'm falling for you.
can love let it grow when it has no place to go? And I can't go along pretending that love isn't here to stay. Catch me, I'm falling for you. Ano? Nag-guess kayo? Oo, Box! OMG! So, ano? Kaya na? Sira, hindi pa, no? Eh, ano? Kiss lang? Oo! Tapos sabi niya sa akin, I can't get over you, Reba. Alam mo yung feeling na para ako nasa fairy tale, tapos pinalikan ako ng Prince Charming ko. Oh my God! Feels like heaven talaga, Box. Tapos may kasama pang hapos sa pusi ko. At hindi lang yon ha, ang lambot ng lips niya, tapos ang bango na hininga niya! Hindi ka nakakatuwa. Ha? Huh? Parang hindi nakakatuwa doon. Eh, ang perfect nga nung moment na yun eh. Pwede bang linawin mo muna dun sa Peter na yon kung ano ba talagang status ninyong dalawa bago ka makapaghalikan? Ihayaan mo na muna. Alam naman, sirain ko pa yung moment para lang tanungin kung ano kami. Okay, sige. Palalagpasin ko muna yan ngayon dahil mukhang lutang na lutang ka pa eh. Pero sa susunod, hindi na pwedeng ganyan ha. Dapat may label muna bago yung kiss. Baka mamaya kapag hindi ka pa nakapagpigil, hindi lang kiss yung gawin ninyo. Oo, ito naman. Napaka-cagey. O sige na, pahinga ka na dyan. May work pa tayo bukas. Hoy, ano bang problema mo at hindi ka mapakali dyan? Si Peter kasi. Oh, anong problema? Nung nakaraan lang, kilig na kilig ka. Eh, hindi na niya ako kasi tinext after ng huling date namin. Ano? 3 days ago na yun ah. Hindi kayo nag-usap after nun? Hindi. Eh sa office, hindi kayo nagkikita. Eh wala namang dahilan para magkita kami kasi wala naman kaming transaction sa office nila. Pero tinext mo na. Loh, ba't ako ititext? Siya dapat ang mag-first move, no? Nick! May tao. Sino yun? May ina-expect ka bang bisita? Wala. Check mo nga. Yes, kuya? Ay, ma'am. Good evening po. May order po kasi sa amin ng pansit hab-hab. Dito po sa inyo naka-address. Ha? Huh? May binigay ba na pangalan? Peter Jonko? Si Peter! For Riva Lopez daw po. Ako yun, kuya. Ay, ito po. Salamat. Na-surprise naman ako doon. Boyfriend niyo, ma'am? Ah, hindi, kuya. Bale, ano, kakilala ko lang sa workplace. Ah, siguro nanliligaw sa inyo, no? Hindi rin eh. Ay, may babayaran nga pala kayo, ma'am. 300. Ha? Hindi binayaran ni Peter? Joke lang, ma'am. Bayad na po yan. Ikaw kuya ha, marunong ka nang magbiro. Enjoy your food, ma'am. Sa susunod na lang po ulit. Thank you. Ingat ka kuya, gabi na. Pauwi na rin ako, ma'am. Idinaan ko lang yan dito. Kapag may time kayo nung manliligaw nyo, ma'am, daan kayo dun sa food park. Maganda yung pwesto namin dun. Talaga? Oh, sige, sasabihin ko. Salamat ulit. Salamat din po. Ay, si Peter talaga, oh, matawagan niya. Hello, Peter. Ikaw ha? May mga paandar ka na ngayon. Na-receive mo na yung in-order kong food? Oo, salamat ha. Wala yun. Hindi kasi kita nabigyan ng time itong mga nakaraan eh. Ano mo na, na-busy sa work. Medyo nagtampo nga ako sa'yo eh. Sorry ha. Pero okay na. Bawing-bawi ka naman eh. Thank you, Peter. You made me feel special.
again. Special ka naman talaga eh. I can't stop thinking about you. Pwede kitang puntahan bukas after work? Yeah, sure. Okay, see you. Have a good night. Ikaw din. Good night. Popoy at Bea, may kakaiba talaga sa Peter na yun eh. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun, pero alam niyo yung sweet at romantic siya, pero hindi sobra. Yung sakto lang. Enough lang para makaramdam ako ng kilig tuwing kasama ko siya. Well, given na siguro na magandang lalaki siya. Matangkad, mabango, at maayos manamit. Kahit sinong babae, ma-attract sa ganun. Pero marami namang lalaking meron na mga qualities na yon, pero hindi kagaya ni Peter. Meron talaga siyang charisma na wala sa iba. I can't stop thinking na sana nga siya na yung regalo sa akin ni Lord. Sana nga siya na yung makakasama ko hindi lang tuwing Valentine's, but for the rest of my life. Popoy at Bea, nagpatuloy ang dating stage namin ni Peter. Bibihira lang kami magkita sa workplace, pero sa tuwing magkikita naman kami, nagiging espesyal ang araw ko. Hindi na ako teenager, pero every time I'm with Peter, para akong bumabalik sa pagiging high school. Excited sa pakikipag-date, nanonood ng sine tuwing weekend, naglalaro sa arcade, at namamasyal sa park. Everything between me and Peter is perfect. Almost. Meron kasing isang problema dito kay Peter. Isa lang talaga. Perpektong-perpekto na talaga ang lahat kung hindi lang dahil sa issue niyang to. And that is his inconsistency. Ewan ko kung sinasadya niya yon para mamiss ko siya. But one thing is for sure, sa tuwing ginagawa niya yon, nawawalan ako ng gana sa kanya. Wow, busy mo naman, madam. Workaholic yarn. Kailangan kong magpaka-busy. Uwe, eh hindi ba advocate ka ng work-life balance? Nagbago na pala pananaw mo. O baka naman nagbibisi-bisihan ka lang. Whatever. Ay, oh. Mukhang nanosong ko na problema mo, girl. Si Peter na naman, no? Of course not. Sus. Promise. Oo nga. O eh, bakit parang labas sa ilong? Melissa, can you just let me focus muna sa ginagawa ko? Please, kahit ngayon lang. Okay. Bakla, parang may nagchat-chat sa'yo. Hayaan mo lang siya dyan, mamaya ako nababasahin. Oh, tumatawag na yata, baka importante. Ay, oh, Dedma. Sino ba yung tumatawag? Patingin? Si Peter. Oh, si Peter naman pala eh. O bakit hindi mo sagutin? Hayaan mo siya dyan. Hayaan mong isipin niya na busy ako. O kaya hindi na ako interested sa kanya. Ala, bakit? Anong nangyari? Nakakainis kasi. Nakakainis because? Ewan ko ba sa kanya? Parang hindi siya consistent. Nasasayang lang yung oras ko sa pag-entertain sa kanya. What do you mean hindi siya consistent? Eh kasi naman, makikipag-date siya. Mag-e-enjoy kami. Ipaparamdam niya sa akin na special ako. Tapos bigla na lang hindi magte-text ng ilang araw. Parang date-date lang yung gusto niya. Ay, yun lang? Tapos eto pa, kapag ipinaramdam ko sa kanya na unbothered ako kung mag-text siya o hindi, bigla naman siyang magpaparamdam at magpapakute, tapos ipaparamdam na naman sa akin na special ako. Oh. Tapos kapag naman i-enjoy ko yung presence niya, bigla na naman siyang hindi magpaparamdam o kaya parang umiiwas. Ewan ko ba dyan sa taong yan, hindi ko na siya maintindihan. Oh. Eh alam ba niya na ganyan yung nararamdaman mo? Hindi, ba't ko sasabihin? Eh, dinagmukha naman ako needy nun. Eh, paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin? Ay, alam mo girl, sa pakikipagrelasyon, communication is the key. Dapat na pag-uusapan niyo yung mga ganyang bagay, hindi yung puro kilig lang. Kaya go, kausapin mo na. Ha? Ayoko nga.
kausapin mo na at makipagkita ka, sabihin mo yung nararamdaman mo. Malay mo, willing pala siyang magbago for you. Fine, pero mamaya ako na sasagutin sa pangalawang tawag niya. Baka isipin pa niya excited akong makausap siya. Okay, sabi mo eh. Hi, sorry. Nalate ako ng konti. Medyo traffic eh. Okay lang. Akala ko hindi mo nasasagutin yung tawag ko. Sorry, busy kasi ako kanina kaya hindi ko nasagot agad yung tawag mo eh. Okay lang yun. So, saan tayo? May gusto kong itry na resto malapit sa park. Game ka? Nope. Huh? How about movie? Mag-movie na lang tayo. Ewan ko. Hindi ako sigurado eh. Pero do you wanna go out? Saan mo ba gustong pumunta? Honestly, Peter, I don't know. I just don't know. I'm lost. I'm clueless. And wala akong idea why I even agreed to see you in the first place. What do you mean? Ba't mo ba ginagawa to? Ang alin? Why are you confusing me? Bakit mo ako binibigyan ng mixed signals? Bakit mo pinaparamdam sa akin na gusto mo ako na parang ako lang yung babae sa mundo, tapos bigla ka nalang mawawala? Sorry, huwag ka naman magalit. Okay. Okay. Your turn. Bigyan mo ako ng paliwanag. Ano ba talaga intention mo? Intention saan? Sa akin? What do you want from me? Bakit ka nakikipag-date sa akin? Gusto mo lang ba ng pampalipas oras? Gusto mo lang ba na may makakasama kapag kakain sa labas? Ano? Gusto kita. I like you. Kaya nga every time na nararamdaman kong you're pulling away, I make it to a point na makabawi ako sa'yo. Eh bakit kailangan mo pang hintayin na umabot sa puntong yon? You're acting like you don't want to lose me, but you don't act like you wanna keep me. Riva, akala ko kasi nag-i-enjoy ka na kasama ako. I thought that's enough. Kaso ako, honestly, that's all I want from you. Your presence, your company. Ayoko namang sa akin lang umikot yung mundo mo at sa'yo lang umikot yung mundo ko. Lalo na't hindi pa naman tayo. Okay. So okay ka nang ganito tayo. Magpaparamdam ka, mawawala ka, magpaparamdam ka, tapos mawawala ka ulit. Yes. Habang hindi pa naman tayo. Alam mo, Peter, hindi ganito yung in-expect kong pag-uusap eh. Umuwi na lang muna siguro tayo, saka na lang tayo mag-usap ulit. Are you sure? Okay, pero hatid na kita pa uwi. Hindi na. Mas gusto kong umuwi mag-isa. Okay, sige. I respect that. Pero okay naman tayo, diba? I mean, we're not okay right now, but things will get better naman, di ba? Bahala na. Yeah, bahala na. Sige, mauna na ako. Bye. Buisit yung Peter na yun. Iniwan talaga ako dito. May pa, are you sure pang nalalaman? Malamang nagpapalambing ako, no? Tainis talaga. Excuse me, ma'am, di ba ikaw yung taga doon sa subdivision malapit sa mall? Madalas ako nagde-deliver sa inyo. Yes, ako nga. Sabi na nga ba, ikaw yan, ma'am eh. And you are? Miko yung pangalan ko, ma'am. Nagde-deliver ako sa inyo. Madalas, pansit habab yung binibili nyo sa amin. Okay. Naaalala na kita. Talaga? Nakakatuwa naman. Oo nga pala, ma'am. Parang hindi na kayo masyado umu-order sa amin itong mga nakaraan.
Bihira kasi akong nasa bahay eh. Mas marami akong oras na nasa office. Ah, ganun po ba? Ang busy nyo palang tao, ma'am, no? Sige po, mauna na rin ako. Kuya? Mikoy na lang, ma'am. Bata pa ako. Huwag niyo akong tatawagin, kuya. Mikoy, di ba sa food park ka mo yung pwesto nyo? Ah, oo, ma'am. Pasyal kayo minsan. Naku, ang totoo niyan. Gusto ko sana eh. Kasi balita ko, maraming araw magagandang kainan doon. Kaso wala naman akong kasama. Samahan kita, ma'am, kung gusto mo. Aha? Ikaw? Sasamahan mo ako? Sorry. Nabigla lang. Baka sabihin niyo, feeling close ako. Nakakahiya. Ay, hindi. Actually, okay lang naman. Sasamahan lang naman, di ba? Okay lang? Okay lang sa inyo na samahan ko kayo? Yes, kung okay lang sa'yo. Sabi mo kasi nabigla ka lang eh. Siyempre, okay na okay, ma'am. Sorry, na-excite lang. Sige, bukas. After ng work mo. Sige, ma'am. Bukas. Huwag na, ma'am. Riva na lang. Sige, Riva. Okay, Popoy at Bea, that was so unexpected. That came out of the blue. All I wanted was to unwind dahil sobrang stressed na ako kay Peter. I will take any form of stress reliever at that time. And Kuya Ryder, I mean Mikoy, came at the most perfect time. Nabigla nga din ako kasi parang ako pa yung nag-initiate na lumabas kami. Pero nandun na yun eh. Nakakahiya naman kung bigla na lang akong mag-cancel last minute. At saka naisip ko, okay na rin siguro na may iba pa akong paglalaanan ng oras para hindi lang puro si Peter ang tumatakbo sa isip ko. Lalo na nung time na yon na wala na akong ibang nararamdaman kundi stress sa tuwing naaalala ko siya. Popoy at Bea, isang beses lang kami lumabas ni Mikoy. Pero hindi ko pinagsisisihan. By the way, lilinawin ko pala. Hindi siya yung typical na delivery rider. Staff siya sa isang restaurant na tumatanggap ng orders via their Facebook page. At madalas, siya na rin ang nakatoka sa pagde-deliver. Mikoy is a very good and light-hearted man. Mararamdaman mo sa kanya yung sincerity at pagiging humble. If only he was my type, baka napadalas pa yung paglabas-labas namin. But for now, the search is still on for the next oppa ng buhay ko. Laban lang ng laban hanggat walang nahanap. Walang hihinto hanggat hindi nagbabago ang status ko. From single to taken. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. For keeps. Popoy at Bea, ilang linggo din muna ako nag-focus sa work na walang kalandian on the side. Paulit-ulit kong niremind sa sarili ko yung mga salitang self-love, self-worth, at love yourself. Kaso, kota na tayo dyan eh. It's time to make a difference naman. Oras na para ako naman yung tumanggap ng flowers, teddy bears, at chocolate tuwing Valentine's. Gusto kong ako naman yung kainggitan ng mga babaeng single. Gusto ko na mag-transition from strong and independent woman to a princess with a prince charming. Popoy at Bea, hindi na naulit yung paglabas namin ni Mikoy. Actually, sinubukan niyang ayain ulit ako for a date, but the stupid me declined. Kasi nga, hindi siya yung tipo ko. Don't get me wrong ha, hindi naman sa minamaliit ko yung trabaho niya. Pero nung time na yon,
I want someone of higher status. I know maraming maiinis sa akin dahil dito. Pero nagpapakatotoo lang naman ako. Oo, mataas ang standards ko. And I am not willing to give that up. At saka isa pa, I started seeing Peter again with the hopes na sana mag-work na this time. Pakasakaling ito na, yung hinihintay kong magandang surprise sa buhay pag-ibig ko. Grabe, alam mo ang tagal ko nang gustong gawin to, yung may CM date. Talaga? Eh mabuti na lang pala naisip kong dito tayo pumunta ngayon, no? Oo nga eh, alam mo talaga kung saan ako dadalhin. Well, siguro sa tagal na nating nagde-date, sabihin na lang natin, I've known you enough. Are you okay? Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Peter? Yes? Pwede ba akong magtanong sa'yo? Yung personal ha, medyo seryosong tanong. Sure, sige. Do you really enjoy my company that much? Oo naman, sobra. But you still won't push things forward. What do you mean? I mean, ganito lang ba talaga yung gusto mo? Date-date lang? Ayaw mong, alam mo na, level up? Level up? Like, mag-boyfriend-girlfriend? Yun ba yung ibig mo sabihin? Yes. Okay. Total, nandito na rin naman tayo. Sasabihin ko na yung totoo. Totoo? Anong totoo? Riva, kasi ano eh, sa totoo lang gusto talaga kita. Kasi kung hindi, I wouldn't spend time with you, di ba? Kaya lang, hindi pa ako sigurado kung gusto ko nang pumasok sa commitment with you. And why? Ayoko sanang sabihin to, but you deserve to know the truth. Then say it. Anong truth? Anong sasabihin mo? Ano yung deserve kong malaman? Riva, ano kasi, hindi ko pa kayang pumasok sa isang committed relationship kasi nalilito pa ako. Nalilito? Saan? Sa pagkatao mo? Bakit? Bading ka ba? Bisexual? Hindi yun. Eh ano? Saan ka nalilito? Riva, I started talking to Clarice again. Si Clarice? Yung ex mo? Okay. So, kayo na? Hindi, but we're trying again. So, nagkakamabutihan na kayo? Sort of. Okay. At least, sinabi mo. Ngayon, mas nauunawaan ko na. Mas alam ko na kung saan ako lulugar at kung ano tayo. Makakapag-decide na rin ako na finally, dumistansya muna sa'yo. Riva, yun sana yung ipapakiusap ko eh. Ang alin? Baka pwedeng dyan ka muna? Can I keep you? Total, hindi pa naman ako sure kung gusto ko nga talagang balikan si Clarice eh. Ay, akala ko ba nag-uusap na ulit kayo? Nag-uusap pa lang. Pero ayun nga, hindi pa naman ako sure sa nararamdaman ko sa kanya. Confused pa ako sa ngayon. So you want to keep me hanging on? Habang ikaw nalilito kung sino sa amin ang ex mong pipiliin mo? Eh kung hindi ka ba naman isa't kalahating gago eh, no? Don't know how to start this message, but I swear it'll be the last. Bakit? Is it too much to ask? Akala ko ba na-enjoy mo na kasama ako? Oo! Nag-e-enjoy kitang kasama pero hindi ako mag-e-enjoy na maging option. Riva naman, intindihin mo naman sana ako. Ayaw kitang mawala pero nahihirapan kasi ako eh. Hindi naman madali itong sitwasyon ko ngayon. Ah talaga? Nahihirapan ka? Well then let me help you. Tutulungan na kitang mag-decide. Go back to your ex. Siya yung piliin mo. You deserve it. Deserve mo ang recycled relationship. Bye, Peter. Thank you sa lahat-lahat. And oh, by the way,
Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ka mahirap palitan. Bye! So I lift my head high, take back what you threw aside, 'cause God knows you don't deserve my time. I'm finally done with choosing you, now I'm choosing me. Babaita, nasisiraan ka na ba ng bait? Papayag ka kaagad makipag-date din kay Mikoy? E katatapos lang ng problema mo kay Peter? Hayaan mo na ako, Bax. Kailangan ko ng diversion ngayon. Pero wag namang tao yung gawin mong diversion. Nagiging unfair ka na kay Mikoy niyan eh. Hindi naman siguro unfair kung alam niya naman from the start, diba? At saka, no expectations naman to eh. Yun ang usapan namin. Magde-date lang kami and we'll enjoy the day, yun lang. Bahala ka. Pero pag ikaw nakasakit ng damdamin ng iba, sinasabi ko sa'yo, mahirap ka laban ng karma. Oo, alam ko na yan. Responsible dating naman to, no? Kaya don't worry. Fine. Ang init pala nito. Bakit mo kasi sinubo ng buo? Hindi sinusubo ng buo yung takoyaki. Nakalimutan ko eh. Natetense kasi ako pagkasama kita. Ulul! Bumabanat ka pa ng ganyan ha? Sakit tuloy ng dila ako. Dahan-dahan lang kasi. Gano'ng katagal ka na nga ulit dun sa pinapasukan, no? Magpa 5 years na. Matagal ka na pala, no? Oo. Hindi naman sa nangingialam ako, ha? Pero bakit hindi mo itry maghanap ng ibang mapapasukan? Yung mas magandang trabaho, mas mataas ang sweldo. Gusto ko nga, eh. Kaso, may pumipigil kasi sa akin, eh. Ano yun? Hindi kasi ako pwede magtrabaho sa malayo. Kasi ako din yung nag-aalaga kay mama. Doon kasi sa pinapasukan ko ngayon, pinapayagan akong umuwi sa tanghali para hatiran si mama ng pagkain. Eh, napakalaking bagay nun para sa akin. Kaya naisip ko, okay na dito kahit mababa yung sweldo. Naalagaan ko naman yung mama ko. Ah, ang bait mo naman. Tamang bait lang. Bibihira kaya yung ganyang anak, yung inuunang pag-aalaga sa magulang. Gusto mo, alagaan din kita? Sira. Kakainis. Biro lang. Ibig kong sabihin, pinapatawa lang kita. Pero hindi biro yung alagaan kita. Pagdating ng araw... Ubusin mo muna yung takoyaki mo. Uy, baka naiilang ka na sa akin ha. Baka isipin mo sobrang presko ko. Pasensya na, ganito lang talaga ako. May pagkamaloko. Pero mabait naman ako. Ano bang pinagsasabi mo? Okay ka nga eh. Magaan ka lang kasama. Salamat. Alam mo, hindi ko talaga akalain na kasama kita ngayon. Dati-dati, nagde-deliver lang ako sa inyo eh. Ngayon, eto, kasama na kitang kumakain sa labas. Pasensya na rin ha. Kung hindi kita napagbigyan agad na lumabas tayo. Medyo nahibang pa ako sa maling tao eh. Ayos lang yun. Ang importante, napagbigyan mo na ako sa wakas. Nga pala, mahilig ka bang kumanta? Ha? Oo naman. Bakit mo natanong? Talaga? May video ka dyan o sa malapit? Gusto mo mag-video ka? Sige. Game ako dyan. Ayun. Sige, busin ko lang to ha. Aray ko, mainit pa pala. Oh, dahan-dahan kasi. Thank you.
Popoy at Bea, sobrang gaan kasama si Mikoy. Walang boring na moment kapag kasama ko siya. Sobrang totoo lang niya. Walang halong pretension, walang pressure na baka hindi siya natutuwa sa akin or baka I'm not good enough for him. Kasi nga, obviously, sa aming dalawa, ako yung medyo mas nakakangat. But to my surprise, marami rin palang magagandang qualities itong si Mikoy. At numero uno na doon, yung pagmamahal niya sa magulang niya. Sa panahon ngayon, halos walang ibang inatupag yung mga tao kundi magpayaman at magparami ng pera. Sobrang bihira na lang yung makakita ng kagaya ni Mikoy na handang kalimutan ang sariling mga pangarap para lang sa magulang niya. And I must admit, I was so impressed. Popoy at Bea, from a simple and temporary rebound, napadalas ang paglabas-labas namin ni Mikoy. At hindi ako nagkamali na bigyan ko siya ng chance. Actually, no. Binigyan ko ng chance ang sarili ko na mas makilala siya. At habang nakikilala ko siya, lalo akong humahanga sa kanya. Na-realize ko na pwede naman palang babaan yung standards ko. As long as may mga taong kagaya ni Mikoy na nag-uumapaw sa mabuting kalooban. It's not always about what you see in a person, but how he makes you feel. And with Mikoy, namulat ang mata ko sa napakaraming bagay. That there's more to love than just good qualities. Kagaya nung kung paano niya sinakripisyong sarili niyang pangarap for his mom. I am willing to forget about my high standards to welcome my newfound love. Si Mikoy, ako pa unang tinawagan. Melissa? Melissa? O bakit parang tarantang-taranta ka dyan? Pero muna ng car mo. Ha? Bakit? Emergency lang. Emergency? Anong meron? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Si Mikoy kasi inaatake yata yung nanay niya. Ha? E ba't hindi tumawag ng ambulansya? Ewan ko, Melissa. Basta ako yung una niyang naisipang tawagan. Ano, ipapahiram mo ba yung susi ng kotse mo o hindi? Oo na. Teka, kukunin ko sa kwarto. Ay, pakibilis! Riva. Kamusta? Anong sabi ng doktor? Okay naman na siya. Hindi naman malala yung nangyari. Buti na lang daw nadala agad siya dito sa ospital. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na, Riva. Ikaw agad yung una kong naalalang tawagan. Naabala ka patuloy. Wala yun. Ang mahalaga, okay na yung mama mo. Yun nga palang pinangpalawal mo sa bill. Babayaran ko rin sa sweldo. Eh, wala eh. Hindi sumapat yung naitabi kong ipon eh. Okay lang, kahit. Saka mo nabayaran kapag nakaluwag-luwag ka na. Unahin mo na muna yung mga niresetang gamot sa mama mo. Salamat talaga. Hindi ko na alam yung gagawin ko kung wala ka. Nakakahiya lang kasi ikaw yung babae tapos ikaw pa yung umaalalay sa akin. Huwag mo nang isipin yon. Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki yun eh. Nagkataon lang na iba yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko. Actually, bilib nga ako sa'yo eh. Kasi napaka mapagmahal mo, anak. Yung mga kagaya mo ang dapat hinahangaan.
lang ha. Okay ka pa ba? Ginawa ka ng driver at taghatid nung Mikoy na yun. Nagpaluwal ka pa sa hospital bill nung nanay niya. Ano, road to sugar mommy pala ito? Excuse me, hindi ganun tao si Mikoy. Hindi ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ganun yung pagkakakilala mo. E paano yung side niya na hindi mo pa nakikilala, ha? Ilang months pa nga lang kayo nagde-date, hindi mo pa kabisado yung talambuhay ng tao? Eh kahit naman ikaw yung nasa sitwasyon ko, siguro ganun din yung gagawin mo. Nangangailangan yung tao eh. Nagkataon na meron ako, edi tinulungan ko muna. Kahit naman hindi si Miko yung nandun, kung may maitutulong naman ako, tutulong at tutulong talaga ako. Ay, Bax, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka naman maabuso ka na niyan. Don't worry, alam ko naman yun. Ay, nagtataka lang kasi ko sa'yo. Kung bakit sobrang invested ka dyan sa Mikoy na yan, eh hindi pa naman kayo. Why not? Mabuting tao naman siya. Alam mo kasi, kung kay Peter naging super invested ka, magigets ko yun eh. Because Peter is the man of your dreams. Natsyekan niya lahat ng listahan mo ng mga gusto mong katangian sa isang lalaki. Pero itong Mikoy, eh di ba hindi naman siya yung tipo mo? I know. Marami akong hinahanap na hindi ko nakita kay Mikoy. Pero marami naman akong nakita sa kanya na hindi ko hinahanap. And that's what makes him wonderful to me. Okay, good. Maganda yan. Happy ako para sa'yo. Dahil natutunan mong babaan ang standards mo in the name of love. Pero hanggang kailan mo kayang isustain yan? Kilala kita, Riva eh. Matalino kang babae. Laging nauuna sa'yo yung utak bago ang puso. Paano kung maglaban na yung dalawang yan, ha? Gaano ka kasigurado na puso mo ang susundin mo? Hindi ko alam, Melissa, okay? Hindi ko alam. At ayoko na munang sagutin yung tanong na yan. Maaga pa naman para isipin lahat yan. Ikaw na rin nagsabi, hindi pa naman kami. So bakit ako mag-aalala para sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari? Meron tayong tinatawag na precaution, bakla! Mainam na yung nag-iingat tayo sa mga paparating na sakuna. Dahil kapag nandyan na yung sakuna, mahirap nang kumawala. Kailan ka pa mag-iisip kapag hulog na yung isa sa inyo? Oo na, sige na. Salamat. Salamat sa pag-aalala at pagpapaalala mo. Alam kong hindi madali itong sitwasyon na pinasok ko. Pero gano'n naman talaga, di ba? Pag sumaya ka, kailangan mong mag-take ng risk. And this time, willing akong gawin yon. Willing akong gawin yon para kay Mikoy. Popoy at Bea, I must admit, I've never been this brave when it comes to love. I mean, hindi pa naman siguro ako ganun ka-in love kay Mikoy, pero yung pagkakakilala ko sa kanya, kung ano siya as a person, enough na dahilan na yon para maniwala ulit ako sa power of love. Alam kong hindi niya ako magagawang saktan or sasadyaing saktan. And so, I let my guard down. I learned to finally forget about my standards. At hindi lang yun. I started ignoring the possible red flags. Well, hindi naman siguro kasalanan ni Mikoy na hindi siya nakapag-ipon ng malaki-laking emergency funds para sa kanila ng mother niya. At dahil ako naman yung mas nakakaluwag sa amin, eh ako na muna ang umalalay sa kanya. Kahit hindi siya humingi ng tulong. In short, ako ang naging provider niya. One thing I've never done before. And take note ha, hindi ko pa siya boyfriend noon. Ang alam ko lang, we are bound to become lovers. Kung aalagaan lang namin ng maayos, kung ano man ang meron kami ngayon. Popoy at Bea, mula noon, nagsimula ng dumalang ang pakikipagkita sa akin ni Mikoy, pero inintindi ko na lang. Priority niya yung mother niya eh. Nakilala ko siya ng ganon, kaya tatanggapin ko siyang ganon. Merong excess baggage. And that's when I knew na marami na akong natutunan. Kasi ang dami ko nang willing i-give up at kalimutan. Ang dami ko nang willing subukan na hindi ko pa nasusubukan noon. Lahat ng yon ay dahil ipinakita sa akin ni Mikoy ang isang side ng love na never ko pang nakita. And that is selfless love. When it's no longer about you or what you want.
Pero sana tama ako. Sana hindi ako biguin ng bagong klase ng love na natagpuan ko. Ano sa palagay mo, Bax? Bagay kaya tong blazer na to dun sa outfit na pinakita ko sa'yo kahapon? Oo, bagay yan. Eh kung ito na lang kaya may pattern, what do you think? Pwede rin. Or mas maganda siguro kung may hoodie jacket na lang ako sa formal event, no? Oo. Babaita, seryoso ka? Nag-agree ka na mag-hoodie jacket ako sa formal event? Hindi ka nakikinig, no? Oo ka lang ng oo? Yep. Ay, tignan mo tong babaeng to, oh. Hoy, Riva! Ha? Ano yun? Nandito ka na ba? Natauhan ka na ba? Kasama na ba kita? Kasi kanina, halatang-halatang lutangkay. Oo ka lang ng oo sa mga sinabi ko, eh. Sorry. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang, ha? Napapadalas na yung pagiging lutang mo, ah. Yeah, okay naman ako. Sa ano lang, sa work, medyo marami lang iniintindi. No, hindi mo ako maloloko. Kilala kita. Kung tungkol sa work yung iniisip mo, malamang nahahigh blood ka na ngayon at hindi to lalay. Okay, tara. Kumain muna tayo dun, oh. Ichika mo sa akin yan. Mukhang masarap tong in-order nating food, ah. Okay, game. I-chika mo na. Melissa, parang nakakapagod na kasi. Ang alin? Itong ginagawa ko. Nakikipag-date ako tapos hindi naman natutuloy sa relationship. Parang nagsasayang na lang ako ng oras. Wait. Anong ibig mong sabihin? Anong nakakapagod? Don't tell me. Hindi na naman kayo nag-uusap nung Mikoy na yon. Ganun na nga. Ha? Ano nangyari? Hindi ko nga rin alam eh. Anong hindi mo alam? Sino bang nang ghost ha? Ikaw o siya? Siya? So hindi man lang siya nagsabi ng dahilan kung bakit ayaw kanyang kausap? Malamang hindi. Ginost na ako, di ba? Baka naman may pinagdadaanan lang siya. Baka may problema si Madir. Kung may problema yun, magsasabi yun. Kilala ko si Mikoy, hindi yun basta-basta maglalaho na parang bigla na lang. Na parang si Peter. So, palagay mo, may mas malalim siyang pinagdadaanan. Ang sabihin mo, baka may ibang tumatakbo sa utak niya. Ang mahirap doon, hindi man lang niya sinasabi sa akin. Ayoko namang kumprontahin siya kasi, alam mo yun, baka maramdaman niya na masyado akong pushy o mapilit. O mas malala, baka maramdaman niya na masyado akong strong at intimidating. Pero kung hindi mo gagawin yun, paano mo maririnig yung sagot? Paano mo malalaman kung anong nangyayari sa kanya? Eh, hindi naman pwedeng lutang ka na lang forever. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Okay. Sige, ito na lang plano natin ha. Umuwi tayo. Tapos magpa-deliver tayo ng food galing sa resto na pinapasukan niya. And then? Saka mo siya kausapin. Kumprontahin mo siya. Wow, ang scripted nun ha. Eh, Bax, yun na nga lang yung paraan para makausap mo siya nang hindi ka nagmumukhang naghahabol. Ano, game ka? Or hayaan mo na lang yung sarili mo na mag-overthink? Oo na, sige na. Bahala na. Ano, Bax? Matagal pa ba? Kinakabahan na ako eh. Chill ka lang dyan. Sabi sa huling text, on the way na raw yung delivery. Oh, sige. Oh, ito na yata. Wait. Siya na nga. Oh, nandyan na daw sa gate ha. Go, Bax! Kunin mo na. Teka. Okay na ba yung buhok ko? Damit ko? Okay na ba? Yung makeup ko? Bakla! Ano ba? Nasa bahay tayo. Kaya mas maganda kung hindi ka nakapustura. Para hindi obvious, sige na, gumora ka na doon. Okay.
Ma'am, good afternoon po. Kayo po yung nag-order ng food? Yes, kuya. Ito po. Bakit ikaw nag-deliver, kuya? Po. Ano kasi, kakilala ko si Mikoy. Usually siya yung nag-deliver dito sa amin. Ah, si Mikoy. Eh, naiwan po siya sa pwesto eh. Ah, so nandun siya ngayon? Bakit hindi siya yung nag-deliver? Ay, hindi ko po alam, ma'am eh. Basta, pinakiusapan niya po ako na ako daw po muna yung mag-deliver. Ah, okay. Sige po, ma'am. Mauna na po ako. Thank you po. Anong nangyari? Bakit parang ang bilis niyo yatang nag-usap? Box, pakihawakan lang tong pagkain. Ha? Bakit? May susugurin lang ako. Wait! Ano? Sino susugurin mo? Basta huwag ka na muna masyadong maraming tanong. Mamaya ako na i-explain. Magtutuos kami ng Mikoy na yon. Once and for all. Good afternoon po. Uy, si ma'am. Ma'am, ano po sa atin? Hi. May gusto sana akong kausapin, kung okay lang. Oh, bakit po ma'am? May kulang po ba sa deliver ko? Ah, hindi. Wala naman. Ano kasi eh. Si Mikoy, nandyan ba siya? Opo ma'am. Nasa kitchen lang po. Tawagin ko po ba? Ah, hindi na. Malapit na rin naman matapos shift nyo, no? Opo, mga 30 minutes na lang po siguro. Sige. Padine-in na lang ako tapos hintayin ko na lang kayo mag-out. Pakisabi na lang sa kanya. Okay po. Hi. Buti naman nagpakita ka na. Akala ko iiwasan mo pa rin ako eh. Iiwasan? Bakit ko naman gagawin yun? Oh, come on, Mikoy. Huwag na tayong maglokohan. Gusto ko ng diretsahang usap. Halata naman na iniiwasan mo ako eh. So why? Bakit mo ako iniiwasan all of a sudden? Okay naman tayo, di ba? May naging problema ka ba sa akin? May pinagdadaanan ka ba? Riva, kailangan ko pa ba talaga mag-explain? Hindi naman ganun kalalim yung pinagsamahan natin, di ba? Hayaan mo yung mga utang ko sa yung pera. Hindi ko tatakbuhan. Gusto mo ba magpirmahan pa tayo sa barangay? Sa'yo na yung pera, Mikoy. Hindi yun ang pinunta ko dito. Sa tingin mo ba sasadyain kita dito para maningil ng pera? Riva, sorry. Sorry. Wala kasi akong mukhang maiharap sa'yo eh. Walang mukhang maiharap? Bakit? Ano, may kasalanan ka ba? Hindi. Wala. Ewan ko. Baka. Baka nga kasalanan yung ginawa ko sa'yo. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ipaliwanag mo kasi hindi yung bigla ka nalang hindi nagpaparamdam. Riva. Hindi mo naman deserve yung kagaya ko eh. Wala naman akong maibibigay sa'yo. Wala akong maipapangako sa'yo. Sarili ko ang buhay, hindi ko maayos eh. Ah, so ginaghost mo ako kasi feeling mo you're not good enough for me. Ganun ba? Na-hurt ko ba yung ego mo bilang lalaki? Kahit ano namang dahilan ko, hindi na mahalaga eh. Basta, tigilan na natin to. Hindi ako yung tamang lalaki para sa'yo. Sorry, Riva. Sorry talaga. Sa bagay, tama ka naman.
Hindi naman ganun kalalim yung pinagdaanan natin. Masyado lang akong nag-expect. Ako naman yung mali eh. Ako na naman. Akala ko kasi okay ka. Actually, okay ka naman talaga eh. Wala namang problema sa akin kung hindi ka mayaman. Handa na nga akong tanggapin ka eh. Pineperahan lang kita, Riva. Ha? Huh? Yun ang totoo. Gusto lang kitang maging girlfriend kasi... kasi may pera ka. Kasi kailangan ko ng katulong sa mga gastusin. Yun lang yun. Ayan, sinabi ko na yung totoo, ha? Siguro naman sapat ng dahilan yun. Diba? Pambihira, Mikoy. Kalokohan na yan. Kung ayaw mo na, sabihin mo ng maayos. Gets ko naman eh. Hindi mo kailangan mag-imbento ng mas malalang dahilan. Hindi ako bobo. May intindihan ko yung sasabihin mo. Basta sabihin mo lang ng maayos. Diba? Sorry. Sorry, sana mapatawad mo ako. Sorry talaga. You're a good man, Mikoy. Oo, malayo ka sa taong pinapangarap ko. Pero willing naman akong kalimutan yun eh. For you. If only you are sure enough. Sayang. Sige. Hindi na ako magpupumili. Nakuha ko na yung sagot na gusto kong makuha kahit hindi mo ibinigay. Halata naman kasi sa'yo eh. Nahihirapan kang magsabi na ayaw mo na. Sige, ako na lang. Salamat, Nico. Goodbye. But I'm strong enough for your goodbye. If you're brave enough to say the word, all the feelings denied, all the reasons you hide, they can't hurt me anymore. Popoy at Bea, I know Mikoy was lying. Hindi totoong pineperahan lang niya ako. Ramdam ko eh. Kita ko sa mga mata niya. Rinig ko sa boses niya. Tinatakpan niya lang ng palusot ang kung anumang dahilan kung bakit ayaw na niya. He really is a good man after all. Hindi siya magaling magsinungaling. Ang problema lang sa kanya, he's only strong for himself. Pero for others, he's very soft. Ayaw niyang may mga taong naagrabyado. At alam niyang ako ang dehado. Palaging ako ang magsasakripisyo at palaging ako ang mag-a-adjust kung sakaling mang matuloy yung relasyon naming dalawa. Sayang lang, Popoy at Bea. Nakakapanghinayang. Ngayon lang ako natutong kalimutan ang sarili ko alang-alang sa pag-ibig. Hindi pa nag-work. Well, I guess, pagkatapos ng mga nangyari sa akin, kay Peter at kay Mikoy, there's only one person I can lean on. That's me. And so, I am keeping me. I am for keeps. Okay na muna akong mag-isa. Sarili ko na lang muna ang pagbubuhusan ko ng pagmamahal. Total, hindi naman nila alam kung paano ako mahalin. Hindi na baleng single ako sa Valentine's o sa mga mahalagang okasyon. Ang mahalaga, hindi ko na muna hahayaang mawala yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kaya para sa mga kagaya kong single, sabay-sabay nating isigaw, self-love. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. At maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ako ng kwento ko. Salamat sa Dear MOR Team. Walang sawang nagmamahal,
Riva. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. For keeps. Mga kapamilya, oras na natin, 15 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon, lagi po natin tatandaan na hindi magigipa ang mga matibay. Matibay po kayo at mabuhay mga single. Oh, ayan na. Baka sabihin nyo, yung Valentine's, eh, pang mga may jowa lang, parang mga inlababo lang. Siyempre, may ano dito, bidang-bida rin dito yung mga single, diba? Pati kayo may espasyo kahit Valentine's. Oo naman. Palakpakan muna ulit natin ang mga single dyan. Uy, taas kamay diba? Naman dyan sa comment section yung mga single. Diba? Lalo na, hindi po namin kayo iinggitin ng iinggitin kapag ka Valentine's Day. Dahil, ewan ko ha, ako kahit noon pa, naniniwala ako na ang Valentine's Day is a reminder, diba? Na tayong lahat ay may kapasidad na magmahal at may karapatan na tayo ay mahalin. Kahit pa nga, ngayong Valentine's Day na ito, ngayong taon, eh wala tayong ka-partner, boyfriend, o manliligaw man lang. Diba? You do not, sabi nga, you do not cancel yourself. Nabasa ko lang. Nabasa ko lang, wag. O kapag let ikaw na yung... Let others cancel you. Charing. Hindi, ibig sabihin, wag mong dapat kahit pa nga, yan, inaayawan ka ng iba, di ba, may mga issues sila, ayaan mo lang, ako naniniwala talaga, Bea, na kapag ka hindi ka na-appreciate ng isang tao, he's not the right person for you. He's not the right person for you yet. Okay, kapag ka hindi ka na-appreciate, katulad niya yung nangyari kaya Peter, 'di ba? Hindi na-appreciate lang yung kanyang company, pero yung relationship with Riva parang hindi. Okay, naiinip na ako. Alis, 'di ba? Kapag ka nitong si ano pangalan to, si Mikoy. 'Di ba? Ganun din. Nagsinungaling, be it true or not, na ginagamit lang siya. Hindi gusto na kita pero hindi mo rin ako gusto. Edi, mali na naman yung crowd. Ganyan din po tayo ha, kung mapapansin nyo sa trabaho. Diba? Kapag ka hindi ka happy doon sa kinalalagyan mo, kahit maganda, malaki yung sweldo mo, masaya ka ba? I don't think so. Diba? I'd rather work doon sa environment, diba? Doon sa trabaho na kahit maliit yung sweldo, nag-i-enjoy ka. Kasi yun yung hindi mababayaran. Diba? Ganun din po sa pagmamahal. Diba? Meron tayong mga expectations, pero hindi naman lahat yun ay makukuha natin. Ang importante ay yung ating happiness, yung ating satisfaction na hindi matatapatan ng halaga ng kwarta. Yun, totoo. Alam mo po, ang nakita ko dito kay Riva, alam naman niya pahalagahan yung sarili niya. Alam naman niya yung worth niya, di ba? Kaya nga medyo sabihin na natin, mataas yung standards niya. Actually, ayokong husgahan yung mga tinatawag na mataas yung standards. It's called preference, eh. Diba? Or yung parang akala natin, iniisip nating preference, base din doon sa pagtingin natin sa sarili natin. Alam nga namang ang bakit tama ba na ang hanapin ni Riva, alam mo yon, yung walang pangarap sa buhay, ganyan-ganyan. Yung ba, pupurihin ba natin yon? Siguro ang nangyari kay Riva, alam niya yung worth niya, pero syempre okay lang sa kanya maging single, pero syempre gusto niya yung feeling ng in love. Kaya kahit papaano, naghanap din siya eventually ng love. Una kay Peter. Actually, dalawang klaseng lalaki yung nakita natin dito. Si Peter, yung willing naman sanang mag-push kay ang taas din ang tingin sa sarili. Ang taas din tingin sa sarili. Parang ang pogi mo no? Si Riva, ginawang reservation. Di ba? Option ginawang lang option. Option.
Oh, oy, Riva, diyan ka lang muna ako sakaling di kami mabalikan ng ano-anong ex ko pag hindi nag-work ha. Tayo na ha. Pero alam mo yun, ang lakas ng loob niya eh. Ganyan-ganyan. Tapos si Mikoy naman na mas sincere or parang mas mabait sabihin natin kaysa kay Peter. Yun nga lang, hindi ganun kalakas ang loob. Parang ano eh, ramdam ko rin actually na parang gumawa na lang ng palusot si Mikoy pero ang totoo, insecure siya. Or parang mababa yung tingin niya sa sarili niya. Feeling niya, eh, alam mo yun, may hirapan lang si Riva pag siya yung naging boyfriend. Yeah. Hindi niya mabibigay lahat ng gusto. Hindi niya madadala dun sa mga, alam mo yun, magagandang lugar na medyo mahal-mahal, ganyan-ganyan. So, para hindi siya maging, ang tawag dito, inconvenience kay Riva, lumayo na lang siya. Parang ganun yung nangyari kay, ano eh, kay Mikoy eh. Para ano, hindi ka mahirapan at the same time, para hindi ma-hurt yung pride ko, wag na lang, wag na lang nating ituloy kahit like na like kita. So, alam mo yun, it was just really not meant to be. Magkaroon ng boyfriend si Riva. Hindi pa. Hindi pa. Diba? Hindi pa. Not yet. Pero hindi natin sinasabi na never. Diba? Magkaiba naman yung not today. Diba? Maybe some other time. Magkaiba naman po iyon. Kaya, naku, kita nyo naman ang pagmamahal namin sa inyong mga single. Isang kwento na nagpapaalala na hindi po kayo nag-iisa. Marami kayong single. Paramihin natin yan, magiging plural din yan. Hindi na kayo mga singular. Plural na po kayo. Okay? Pero sabi nga nila, di ba? Sabi ng mga nandiyan sa comment section, bakit ba kayo nape-pressure na, ano tawag dito, magka-jowa? I mean, makukumpleto pa rin naman yung buhay nyo kahit wala kayong jowa or asawa. Well, tingin ko naman, hindi actually, naman sila no? Na-pressure ng ibang tao. Feeling ko, gusto nila. Diba? Gusto na talaga nilang, alam mo yon, may makarelasyon. So, wag nating away-awayin. Alam mo, siguro dalawang klase rin, Bea. Kasi meron nga yung mga iba na ang baba lang nung kanilang kagustuhan na gusto ko sa Valentine's Day ay magka-jowa ako. You can do that. Diba? Pwede naman. Meron nga, diba, nito mga nakaraang mga taon. Diba, meron yung mga boyfriend for hire, meron mga girlfriend for hire. Diba, may mga ganyan. But not necessarily mga hookers yan, no. Diba, mga, kumbaga, makakadate mo lang sa ganitong araw, ganyan, and you have to pay them after. Ayan, iba pa yung escort service na alam nung iba dyan, ha. Iba yun. Iba yun. Ano, medyo ano yun. Pero, diba, pwede yun eh, magkaroon ka. Pero ang sinasabi natin dito, yung iba nga kasi, gusto, ay sana sa Pasko meron na akong jowa. Kapag ka dumarating itong mga malalaking mga okasyon, 'di ba? Kapag ka yun, ganun lang kababaw ang tingin niyo sa pagkaka-jowa para may ma-display ako sa family reunion namin, 'di ba? Para may maipakilala ako sa mga parents ko, 'di ba? Para merong alam mo kung ganun lang kababaw, wag na. Wag niyo nang pilitin, hindi maganda 'yun. 'Di ba? Pero kung gusto mo na talaga at naghahanap ka na yung katulad nitong si Riva, akala ko rin ng una gusto niya lang kasi mag-Valentine's Day, dapat may jowa na. Oo. Sabi ko parang di naman maganda yon na plano, di ba? Parang kahit sino na lang dyan. Kuya, pakanti ka ba? Halika, jowa muna. Di ba parang ang pangit naman? Oo, kaya te. Te, ano? Walang gagawin? Tara, jowa muna tayo. Diba? Ang pangit! Ang pangit, pero kapag ka talaga yung outlook mo sa buhay is gusto ko na makaka-partner, gusto ko, I want to share this life with someone really special. Diba, nakatulad nitong si Riva, kung ganun na ang pananaw mo at hindi na lamang yung mga malalaking okasyon, diba, tingin ko malalim na yan. After all, the biggest occasion of your life is life itself. I think that's it. Diba? Hindi lang yung Christmas, hindi lang yung Valentine's Day, hindi lang yung New Year, hindi lang yung birthday mo, diba, na ganyan. Masaya na may kasama noon, pero mas masaya ang buhay kung kahit ordinary day, merong tamang tao na kasama ka. Palakpakan ko yung sarili ko to. Diba nga? Because I don't want to cancel myself, eh. O, di ba nga, alam mo, ang dami dito sa comment section nagagalit kay Mikoy na parang, Mikoy naman!
ay willing na ngang jowaing ka kahit alam mo yun, wala kang masyadong maraming datong, tapos pinakawalan mo pa. Alam nyo, etong tanong ko, no, Poy, does it really bother men kapag ka, feeling nyo or alam nyo na yung dinidate nyo or posible nyo maging jowa is like mas maraming pera sa inyo, alam mo yun, mas maraming pera, mas social. I don't know with other men. Hindi ko alam sa iba mga kalalakihan. Siguro depende na rin doon sa babae. Diba? Kasi, well, sa society kasi natin, Bea, mas tinitingnan natin as provider ang lalaki kumpara sa babae. Pero sa ngayon, nangyayari pa ba yun? Hindi. Diba? Ako nga, sa nangyayari sa amin ngayon, sa atin, ang provider para sa pamilya namin is my wife. And I'm not ashamed na tanggapin yun. Sabi ko, it's just a phase sa buhay natin. Pero I don't think tama nga yung inasal nitong si ano no, si Mikoy doon sa hindi kita kasi madadala sa ganito, sa ganinon. Parang sabi ko napaka mababaw pa, 'di ba, yung pagkakilala niya. But sabi ko maano rin ano, naiisip ko depende rin siguro sa mga babae nga. Kahit na medyo mas mataas yung estado nila sa buhay kumpara sa mga lalaki maniligaw nila, depende sa pagdadala, Bea, eh. Oh, feeling ko, mararamdaman naman namin mga kalalakihan yon. Kapag ka pinapamukha namin parang, sa inyo, hindi, parang ganon? Yes, ipinapamukha namin sa inyo, wala ka namang pera, eto na. Ako nang bahala, punta tayo sa ganon, punta tayo sa ganito, eh. Alam mo ngang wala ngang panggasolina ng motorsiklo niya na extra yung jowa mo. 'Di ba? Nasa pagdadala. 'Di ba? Doon magtatagal 'yon eh. Yung understanding, you reach out. Kapag ka gusto mo talaga 'yung tao, you reach out. Hindi naman porke ay babae ako, libre mo ako. Libre lahat. Ba 'yun? 'Di ba? Hindi na tayo dapat nabubuhay sa ganun. 'Di ba? Kung sino 'yung able, well, sige, magbigay. Pero ang hindi nga maganda, kung totoo man, ay 'yung ginawa rin naman itong si Mikoy na sige, ginamit lang kita dahil kailangan ko ng pera. Mali rin naman. Iba rin yun. Tama iba rin yun. Kung totoo although yun, ako, ha? Kung totoo yun. Oo. Although agree ako kay ano kay Riva. Mukhang tulog nga naman parang pinalusot lang yan. Para tantanan siya ni Riva. Nakakalungkot lang, no, Poy? Na parang sabi nga ni Riva, kung kailan naman na nagbago na yung pananaw ko sa buhay, pananaw ko sa lalaki, na unsyami na naman, ng bonggang-bongga. E di balik siya kung ano siya dun sa umpisa ng storya natin. Hashtag love yourself. At walang masama dun, kamorgada, ha? Walang masama na mahalin mo yung sarili mo, na ikaw lang talaga. Pero wala rin namang masama kung gusto mong maghanap na makakasama mo, hindi pag-display, kundi yung makakasama mo talaga sa buhay. Ngayon, kayo naman guys, huwag nyo namang husgahan yung mga single na hanap ng jowa. Hayaan nyo sila sa trip nila. Bakit ba? Inaano ba kayo? Huwag nyo i-judge na, ano ba yan? Parang atat masyado. Huwag ma-pressure, ganyan-ganyan. Eh, gusto nga nilang may makapartner for life, eh. Bakit ba? Hayaan nyo sa trip nila. Huwag nyo i-judge, okay? Sige, basa muna tayo. Marvin, wait for your turn, Riva. Huwag mong madaliin, na traffic lang si Paul Santos at Mark Lenin. Aabot pa naman daw sila sa 14. Oh, nasinagot naman ni Sarah Gonzalez, naku, magkakasabay pa yata kami. O siya, inuman na lang sa bahay ni Riva. Nag-host pa ng inuman naman. Alam mo, gusto ko yung pinagplanuhan yung di maganda si Riva. No? Talagang binalak yung suguri dun sa bahay nila. Magiinuman pa kayo. Hoy, seryo, pag may alak, may valak, huwag kang ganyan. O eto si Paul Santos. Sayang, Mikoy, ang hina mo. Minumura ka ngayon ng mga babaero sa innovative. Hirap kumanap ng willing mag-adjust. Di mo sinubukan si Riva. Sampalin kita ng pansit, habab. Love you. Yan. Sabi naman ni Jean Sheila, yung iba nga dyan, may jowa. Tapos, hindi na dinidisplay kasi magastos. Grabe naman yung display talaga. Oo, yung iba naman kasi, wag naman din kayo masyadong magastos, diba? Kapag ka may ibibigay, tanggapin, salamat. Pero kapag ka wala, wag nang request ng request. Mag-jowa kayo ng DJ kung gusto nyo ng request kayo ng request.
Pero antay din kapag ka DJ dito sa MOR Entertainment dahil alam niyo na hard times. Request lang, go lang. Kapag kaya, sige. Pero malamang sa hindi muna. And the sabi ni Trina Loresca, you don't need someone to complete you. You must know your worth and value. Minsan, kakahanap natin, nahanap lang pala natin yung taong sasaktan tayo and make us feel unworthy. Shoutout po sa mga single ladies for now, single parent, and single for life. Chichi Rojo, sabi niya, yes, stay happy whatever your relationship status is. Enjoy life to the fullest. Very well said. Sabi ni, si Angelo Veray, ako willing naman ako kung kailangan yun ng kadate sa Feb 14. Basta ang nag-aya, ang taya. Yan ka na nga sinasabi namin, Angelo, sa kape. Palibre pa. Nagpalibre, magagastusan lang kayo pagka sinamahan. Si Sere Gonzales, Popoy at Bea, ako lang ha, sa akin lang ito. Eh di sa'yo na lang. At sinabi mo pa sa amin naman. Yeah. Sabi niya, kung ako'y nasa sitwasyon ni Riva, ay gusto maging girl. Sa ngayon, okay lang na single. Basta kalmado lang ako at malakas ang tiwala ko na balang araw ay maipakikilala din akong girlfriend sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang sa paghahanap at maniwala na may ipagkakaloob din. Well, that's true. Diba, maghahanap ka lang. Kaya nga sabi ko, kapag hindi ka na-appreciate doon sa isang lugar na yon, move on to the next. Diba, hindi yon ang para sa'yo eh. Doon ka lumugar kung saan ka na-appreciate. And that's enough. True. Ay, yan yung isang Popoy, magandang punto na warningan natin sa mga single natin. Kasi yung iba, kakahanap nila, kakagusto nila na magkaroon ng kasama for life, iniisang tabi na nila yung standards nila, gaya ni Riva, to the point na kung ano na lang yung kayong pag-ibig na ibigay sa kanya, tatanggapin ko basta may karelasyon. Naku, huwag kayong mafo-fall sa ganyang kahit sino. Diba? Kahit sino, wag lang masiro. Wag ganyan, day. Kailangan yung i-maintain nyo, yung respeto nyo sa sarili nyo more than anything else. Pag naghahanap kayo ng partner, wag lang yung mema-jowa lang. Sabi niya, seryo pa, DJ lang ba ang pwedeng jowain? Hindi ba pwede yung dramatista rin? So naman. So, sinong crush mo, seryo? Si Cindy Basena. Seryo? Si Cindy? Kung marami kang kalaban. Ito taa. Sabihin niya lang, single niya na. Single niya si Cindy. Hindi po namin single? Hindi namin binibenta yan. Uy, bakit? Pagkakala mo ba, Taken? May single yun? Hindi. Sa itsura ni Cindy, talagang single yun. Very attractive. Ang daming oras mag-ayos. Parang walang jowang inaasikaso. Grabe ka naman. Bakit ang ganda kasi ni Cindy. Na kaya mag-ayos? Hindi. Maganda, single si Cindy, ka-jowa-jowa po, boy. Yun, ka-jowa-jowa. Jowa-jowa. Ang ganda niyan si Cindy, no? Oo, bait yan. Ang ganda yan. Niya minsan, nakakainis na eh. Gusto ko na nga i-unfriend yan eh. Guys, may sugar mommy tendencies yan. Charing! Charat lang, baka nanonood si Cindy. Love yourself, Dai! Ayan, Jessa Tan, don't worry, Riva, mahanap mo rin ang true love mo. Basta take your time and enjoy being single. Sige, ito si Chinea Chan. Ika nga nila, love yourself, pero wala pa ding mas masarap na pakiramdam kundi mahalin ka ng ibaba kundi sa sarili mo. Don't worry, at Riva, in God's perfect time, hashtag for keeps ka. O yun yung ano na lang natin, paghawakan natin, in God's perfect time. Oo, kundi kanila na-appreciate, hindi sila ang para sa'yo, dumuon ka, sige na, maghanap dyan at merong aangkin ng puso mo, 'di ba? Na hindi pamimigay kahit kanino 'yan at sila pa mag-iingat. 'Di ba? Hindi lang sa puso mo, pati sa ano mo,
sa kinabukasan mo. Yeah. Kaya ano ba pala? Oh, Mars in intention, mas maganda marinig yung kajowa-jowa, hindi yung jowang-jowa, tapos nabudol ka. Totoo yan. Mars. Yeah, nako. Mga kapamilya, 35 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Nako, maraming salamat po ha sa marami na namang mga nag-share sa ating story for today. Ayan, at hindi pa tapos ang ating Festival of Hearts dito sa Dear MOR, meron pang bukas, meron pang Monday, ayan, sa Hearts Day talaga. Ayan, kaya naman, ako, mga kapamilya, maraming salamat, lalong-lalo na sa ating mga magagaling na mga dramatista. Ha? Sila. Lalabas ba sila? Cast of characters, ayan! So, eto ka na nga mga kamarkada, ang kajowa-jowa nga naman talagang si Riva, ginanapan ng kajowa-jowa rin si Cindy Basena, si Mikoy ng sarap batukan, ang gumanap ay si Warly Alagaw, si Peter ng masarap tadyakan, ginampanan ni Dan Capuchon, and of course, si BFF Melissa, Jamie Rubio, at si yung isang delivery boy, si Jag Kamat yan. At ang nagsulat ng storya for today, single din, pero kajowa-jowa din. Warly! Yun! Wow! At syempre, ang nag-edit, nako, hindi na po single to, pero kajowa-jowa pa din. Diyan ko loko, ha? Ewan ko lang, ha? Hindi ko susuporta. Baka ano, ha? Baka mabugbog si Joko nito. Hindi, joke lang. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga bumuuna naman ng kwento natin for today, mga kapamilya. Ayan, at syempre, bukas, aantabayanan pa ang isa pang installment ang ating kwento. Kaya naman, sa ngayon, magpapasalamat po muna kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. At syempre, ang lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please stay happy. Kahit pa nga ikaw ay single like Riva. Kajowa-jowa naman.